Pwede mo bang tigilan ang kaka-English mo? Dudugo ilong ko sa'yo eh. Teka, pwede bang sabihin mo muna yung pangalan mo, Mr. CEO? Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang unang kabanata. Magandang araw po! Bati ni Faye sa manong guard sa bago niyang trabaho. Ngumiti lamang ito sa kanya tumango. Nakangiti siyang naglakad patungong elevator dahil sa 5th floor pa ang office ng kanilang management. Ito ang unang araw ni Faye sa trabaho at hindi niya pa nakikilala ang mga makakatrabaho niya, maging ang kanilang boss. Dahil ang tanging nag-interview sa kanya ay ang secretary nito. Teka! Sigaw ni Faye at inipit pa sa gitna ng elevator ang hawak niyang envelope para lang hindi masarahan. Next time just say, don't shout. Masungit na punas sa kanya ng lalaking nasa loob ng elevator. Ngunit hindi iyon pinansin ni Faye at nagsalitang muli. Ako nga pala si Faye Sanchez. Bago lang ako dito. Ikaw ba? Anong ganap mo dito? Ang ganda naman ng suot mo. Apaka-formal. Dire-diretsyong wika ni Faye at hinawakan pa sa braso ang lalaki. Masama siyang tiningnan nito. Kaya't agad na inalis ang pagkakahawak sa braso nito at muling nagsalita. Bakit hindi ka nagsasalita? Pipi ka ba? Ay, teka. Huwag mong sabihin na nagagandahan ka sa akin at nahihiya ka magsalita. Tanong ni Faye sa lalaki at tumawa pa ng mahinhin. Sino ba naman kasing hindi kikiligin sa lalaki? Napakakisig nito at matangos ang ilong na taglay pa nito ang mapupulang labi at tangkad na talagang hinahanap ng isang babae. Can you please zip your mouth? I hate noisy people. Masungit na saway nito sa kanya kaya't agad na tumahimik si Faye at sakto naman na huminto ang elevator sa 5th palapag. Lalabas na sana siya nang maunang lumabas ang lalaki. Nakasabay niya pa ito at pumasok sa management na naka-assign sa kanya. Agad siyang sumunod doon at napansin niya ang pagyuko ng mga tao sa loob. Kaya't manghang tumingin siya sa lalaki at tinanong ito. Wow! Anong katungkulan mo dito? Nakatinging tanong ni Faye sa lalaki at tinusok-tusok pa ito sa tagiliran. Stop! Can you stop following me? I am your boss. So please go back to your work and stop following me. Iritang wika sa kanya ng lalaki at nagpagpag pa ng damit kung saan siya nito banda hinawakan. Diring-diri? Natatawang bulong ni Faye. At sinalubong naman siya ni Dean, ang kanilang manager o head of management. Faye Sanchez! Bulyaw nito sa pangalan niya at pumitik sa harap niya. Yes, sir! Gulat na sagot ni Faye at sinundan pa ng tingin ng boss nila. Proceed to your prospective desk and also stop flirting with our CEO. Wika nito sa kanya at diniinan pa ang salitang CEO. Pero parang hindi iyon narinig ni Faye at nanatiling nakatayo pa din habang tinatanaw ang kanilang boss. Siya ba talaga yung boss natin? Anong pangalan niya? Single pa ba? Manghang tanong ni Faye at titig na titig ito kay Dean at naghihintay ng sagot mula dito. I said go to your prospective desk. Pumunta ka dito para magtrabaho, am I right? Masungit na litanya nito. Oo naman. Pero pwede din naman mag-apply bilang soon to be Mrs. na sir. Nakangiting wika ni Faye at humawak pa sa pisngi at tila ba nag-iisip ng kung anong bagay. Dream on! Sabat ni Vivian at pinamukha pa yun sa kanyang muka. Natameme si Faye sa sinabi ng katrabaho at mataray na umupo sa kanyang lamesa na merong nakalagay na apelyido niya. Buong araw nasa isip ni Faye ang postura ng kanyang amo. Goodbye! Paalam ni Vivian sa kanila at sumabay kay Dean na kanyang boyfriend. Sure ka ba, Faye, na ikaw natatapos ng lahat ng yan? Nag-aalala ang tatong ni Sofia
ang secretary ng kanilang CEO. Oo naman, sige na ako ng bahala dito. Nakangiting wika ni Faye at kumaway pa kay Sophia. Naiwan si Faye sa opisina at tinatapos ang mga gawain na dapat ay sa kanyang mga katrabaho. Ngunit dahil gusto niyang makasama ang crush niyang CEO, ay nagpresenta si Faye na siya na lamang ang gagawa. Palingalinga siya sa opisina ng kanyang boss at nakita itong humikap, kaya mabilis pa kay Flash na pumunta sa coffee shop si Faye at dinala iyon sa opisina ng CEO. Knock knock! Who's that? Malamig na tanong ng CEO. This is Faye from management. Pagpapakilala ni Faye. Come in. Laking tuwa niya nang papasukin siya nito. So what's your problem? Tanong nito at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Coffee po, sir. Wika ni Faye at ngubiti pa ng matamis sa CEO. Thanks but no thanks. I'm allergic in that coffee. Pagtanggi ng CEO at nakatuon pa din ang tingin sa folder na binabasa nito. Okay, anong kape pong pwede sa'yo? Bibilan po kita. Pangungulit ni Faye at inagaw pa ang folder sa CEO. What the? I want peas, okay? Iritang wika ng CEO at sa wakas ay tumingin na kay Faye. It's already past 12 in the midnight. Baka gusto mo pong magpahinga. Nakangiting tura ni Faye at tila walang pake sa mga sinasabi ng CEO. A noisy girl from elevator, can you shut up your mouth and get out? Naiinis na tanong ng CEO at napahawak pa sa nose chills nito. Okay, basta hindi ako uuwi hanggat hindi ka po umuuwi. Huling wika ni Faye at talong-talong lumabas ng office ng kanyang boss. Napailing na lamang ang CEO at isinawalang bahala ang sinabi ni Faye. Inakala nito na nagbibiro lang si Faye, kaya't inabot siya ng 3 a.m. sa pagtatrabaho at paglabas niya mula sa office, ay nakita niyang natutulog na si Faye sa lamesa nito. Iiling-iling na bulong niya at nilapitan si Faye. Hey, wake up! Pagising nito kay Faye at tinapik ito sa balikat. Agad naman na nagising si Faye at masiglang umiti sa amo. Uuwi ka na? Pwedeng sumabay? Alas 10 na kasi, wala na akong masasakyan ng ganitong oras. Pwede mo ba akong ihatid? Dire-diretsyong letanya ni Faye. Ayoko! Madiing pagtanggi ng CEO sa sinabi ni Faye at lumabas na. Sungit. Natatawang bulong ni Faye sa sarili at mabilis na lumabas ng company. Hinagilap ng kanyang mga mapupungay na mata ang CEO, ngunit nabigo siya. Kaya wala siyang nagawa kundi maglakad pa uwi, at dahil malayo nga ang kanyang bahay ay nagpahinga siya sa isang puno. At may isang sasakyan ang huminto sa kanya at laking gulat niya na ito ang kanyang boss. Get in before I change my mind. Wika sa kanya ng CEO at mabilis na sumakay doon si Faye. Nang makapasok sa sasakyan doon ay naramdaman ni Faye ang pananakit ng kanyang mga paa, kaya tinanggal niya ang kanyang heels at doon niya nakita na nagkaroon ito ng sugat. Napangiwi na lamang si Faye at ito noon ang pansin sa labas. Put this on your feet and next time you can wear flat shoes instead of heels. Wika nito sa kanya at inabot ang isang band-aid at betadine. Lihim na napangiti si Faye at kinilig din dahil sa mga sinabi at ipinapakita ng kanyang boss. Teka, ako nga pala si Faye. Ikaw, anong pangalan mo? Pag-iiba ni Faye sa usapan at inilahad pa ang kamay. Ngunit hindi iyon pinansin ng CEO at pinaandar na ang kotse. Where do I drop you? Tanong nito at nakatuon pa din ang atensyon sa kalsada. Sabihin mo muna pangalan mo. Sagot ni Faye at tumitig sa nakakunot noong CEO. Bigla itong promeno, dahilan para mauntog si Faye sa balikat ng CEO. Can you just tell me where should I drop you? Look, I'm tired. Iritang wika ng CEO at masamang tinignan ang di umiimik na si Faye. Hey, bingi ka ba? Iritang tanong nito at pumitik pa sa harap ng mata ni Faye.
Alam mo, pwede bang tigilan mo ako ng ka-i-English mo? Dudugo ilong ko sa'yo eh. Tsaka, pwede bang sabihin mo muna yung pangalan mo, Mr. CEO? Hindi yung ang dami mong tanong na eme-eme lang. Hindi din naman tumatatak sa isip ko. Dire-diretsong litanya ni Faye. Binuksan ng CEO ang pinto ng kotse. Get out! Sigaw nito kay Faye, ngunit blankong tumingin si Faye sa kanya. Di naman dito yung bahay ko ah. Tsaka di ko pa sinabing huminto ka, diba? Di pa tapos si Faye sa sasabihin nang hilahin siya palabas ng CEO. At nang makalabas na siya mula sa kotse, ay agad itong pumasok sa loob at pinaandar ito. Napatulala na lamang si Faye at inisip kung may nasabi ba siyang mali. Napakasuplado. Iyan na lamang ang nasabi ni Faye matapos paandarin ng CEO ang kotse. Paika-ikang naglakad si Faye at tinanggal ang heels na kanyang suot. Sa kabilang banda, ang CEO naman ay tumingin sa side mirror at nakita niya kung paano si Faye maglakad. Napailing na lamang siya at binalikan ang dalaga. Get in and don't be so noisy! Sigaw ng CEO kay Faye, ngunit tinignan lamang siya nito. Did you hear me? I said get in! Inis na sigaw ng CEO kay Faye na ngayon nakapamewang na at nakatitig sa kanya. Sabihin mo muna ang pangalan mo! Balik na wika ni Faye sa kanya at masungit na ang flip ng kanyang mahabang buhok. Shh! Why would I need to tell you my name? Iritang tanong nito. Dami mong tanong, easy lang. Siyempre, kailangan kong malaman ng pangalan mo. Siyempre, boss kita eh. Masagwa naman kung tatawagin lang kitang bossing. O kaya Mr. CEO, di ba? O sige, tatahimik na ako kapag sinabi mong pangalan mo. Paliwanag ni Faye at tinaas baba ang kanyang makapal na kilay. Vince! Malamig na tugon ng CEO at hindi na muling nagsalita. Maging shy na kumbinsi sa sinabi ni Faye. Matapos malaman ang pangalan ng CEO, ay tinupad niya ang sinabi at nanahimik hanggang sa makarating sa kanyang bahay. Dito na lang ako! Wika ni Faye at pagod na bumaba. Kumaway pa siya kay Vince bago tuluyang mawala sa paningin niya ang sasakyan nito. Nang makapasok ay nakita niya sa kanyang orasan na nakapatong sa side table ang kanyang kama. 5 a.m. na pala. Bulong niya sa sarili at pagod na humiga sa kanyang kama. Bago matulog ay inisip niya muna ang mga sinabi ni Vince at kinilig. Pasado alas 10 na ng umaga nang magising siya, kaya nagmamadali na siyang nag-ayos at sinuot ang flat shoes na may disenyong ribbon at nagmamadaling lumabas ng bahay. Wala din naman kasi siyang dapat pang kausapin o pagpaalaman sa kanyang bahay dahil nag-iisa na lamang siya sa buhay. 10 taong gulang pa lamang siya nang mawala ang kanyang mga magulang dahil sa trahedya. Naaksidente ang mga ito at hindi na umabot pa sa ospital. Kaya't lumaki siya sa kanyang mga tiyahin, ngunit minaltrato siya nito at pagdating niya sa tamang edad ay umalis na siya sa poder ng mga ito at tumayo sa sariling mga paa. Para po! Sigaw niya nang makita niya na iyon na ang street kung saan nakatayo ang kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Agad na huminto ang jeep at patakbong nagtungo si Faye sa kanilang company. Good morning po! Maligayang bati ni Faye sa guard at ngumiti muli dito. Agad na sumakay siya sa elevator at patakbong pumasok sa management nila. Uy, Faye! Muntik ka na malita! Wika sa kanya ni Vivian na hindi man lang pinansin ni Faye. Si Vince, andyan na? Palingaling ang tanong ni Faye at naghintay ng sagot mula kay Sophia. Wow! Close kayo? Vince lang talaga? Ikaw na talaga. Natatawang wika sa kanya ni Venice. And so, tabi nga dyan. Marites ka. Mataray na puna ni Faye kay Venice at umupo sa silya niya. Nandyan na si boss, kanina pa. Bakit? Baling sa kanya ni Sophia at lumapit pa kay Faye. O si Sarah, may tanong ako. Nakatalumbabang tura ni Faye dito. Anything?
Sagot sa kanya ni Sofia at ngumiti pa sa kanya. Natutuwa sa kanya ang mga ito dahil sa kakulitan at simula nang dumating si Faye sa company ay hindi na sila nakakatanggap ng sermon mula sa boss nila dahil si Faye na ang sumasalo para sa kanila. Ano nga palang coffee yung pwede kay sir? Tanong ni Faye kay Sofia at titig na titig sa babae. Macchiato! Maikling tugon ni Sofia at inaabot pa kay Faye ang envelope na hawak niya. Ah, ganun ba? Teka, anong gagawin ko dito? Gulat na tanong ni Faye at binuklat ang envelope. Thanks about Sir Vince. Diba gusto mong malaman lahat ng pwede at bawal sa kanya? I made a copy for you. Nakakatuwa ka kasi. Sa lahat ng aplikante dito sa company, ikaw lang ang bukod tanging may lakas ng loob na humarap kay boss. Wika ni Sofia at tinapik pa sa balikat si Faye. Matamis na ngumiti si Faye at parang hindi narinig lahat ng sinabi ni Sofia dahil tutok na ito sa envelope na ibinigay sa kanya. Eto oh, di ko na kailangan yan. Wika ni Faye at iniabot ang envelope kay Sofia. Teka, kabisado mo agad? Gulat na tanong sa kanya ni Sofia. Tumango lamang si Faye at mabilis na lumabas. Bibilan ko na lang kayo! Pasigaw na habol ni Faye sa kanila. Natatawang napailing ang mga ito. At simula ng araw na yon, ay araw-araw na si Faye sa opisina ni Vince. At kinareer lahat ng trabaho basta patungkol kay Vince. Bye Faye, ikaw na bahala yan ha? Wika sa kanya ni Sofia at kumaway pa sa kanya. Tulad ng dati ay nag-overtime ulit si Faye upang makasama ang crush niyang si Vince. Vince, cough! Di niya na ituloy ang sasabihin niya nang makita niyang nakatulog na ito sa swivel chair. Napangiti siya at inayos ang pagkakasandal na to. Doon niya nakita ang cellphone nito at binuksan niya ito gamit ang fingerprint na to. Yes! Nakuha ko ng number niya! Tuwang-tuwa na wika ni Faye at halos tumalo na siya sa tuwa. Nagising naman si Vince dahil sa pagtawa niya. What are you doing? At bakit ka tumatawa? Nakakunot noong tanong nito kay Faye at umayos ng pagkakaupo. Ah, wala sir. Kinilig kasi ako sa'yo. Panunudyo ni Faye dito. Bakit? Naguguluhang tanong nito kay Faye. Binanggit mo kasi yung pangalan ko tapos gumanto ka pa oh. Sagot ni Faye at umakto na para bang hahalikan si Vince. Napaatras si Vince sa ginawa ni Faye at di hinaasahang nahulog sa swivel chair. Hala sir! Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Faye kay Vince at lumapit pa dito. Get out! Sigaw sa kanya ni Vince na agad naman niyang sinunod dahil inakala niyang nasaktan niya ito. Paglabas ni Faye ay agad na tumayo si Vince at napahawak sa kanyang dibdib. Girl is so naughty. Wika nito at napabuntong hininga na lamang. Samantalang si Faye naman ay umuwi na at excited na nag-message sa numero ni Vince. Text message. Hello, sana nakauwi ka na at kumain ka na. Huwag mo nang alamin kung sino ako. Naghintay si Faye kung magre-reply si Vince, ngunit hopya si Faye. Kinabukasan ay tulad ng dati ay nag-ayos si Faye at sumakay na sa jeep. Habang nasa biyahe ay minessage niya si Vince at napangiti siya. Text message. Good morning. Sana nakarating ka ng maayos sa office at take your breakfast. Muling napangiti si Faye at inisip kung ano magiging reaksyon ni Vince. Maya-maya ay nakarating na siya sa street at tulad ng dati ay patakbo siyang nagtungo sa management nala. Halos araw-araw yung ginagawa ni Faye. At isang araw ay nagustuhan niya ang suot ni Vince at tinext niya ito pagka-uwi sa kanyang bahay. Text message. Hello, evening. It is Faye. Ang ganda ng suit mo kanina. Bagay sa'yo. Tulad ng dati ay hindi na siya naghintay na mag-reply ito. Papikit na sana siya ng kanyang mga mata nang biglang tumunog ang kanyang cellphone at muntik na siyang himatayin nang makita niya kung sino ang nag-text. Text message from Pogi. Thanks! Smiley. Napatili si Faye sa tinext na yun at muling nag-text kay Vince. Text message. You're welcome. Dinner? Text na dito at agad naman siyang nakareceive ng reply dito.
from Poggy. Already done. Buong gabi silang nag-text hanggang sa makatulog na lamang si Faye. Kinabukasan ay nakingiting humarap si Faye sa salamin at nag-ayos ng sarili. Tulad ng dati ay tinext niya ulit si Vince at nag-reply naman ito ng good morning too. Halos araw-araw nilang ginagawa iyon. Hanggang sa humantong na sa tumatawag na si Faye kay Vince. Kamusta, nakauwi ka na? Tanong ni Faye kay Vince mula sa kabilang linya. Of course, how about you? Balik tanong sa kanya. Nakauwi na. Gawa mo. Tanong muli ni Faye at hindi maiwasang hindi mapangiti dahil sa nangyayari. Thinking of you. Hindi niya alam kung nag-i-imagine lang ba siya o sinabi talaga iyon ni Vince. Ano? Pabebing tanong ni Faye kay Vince. I said thinking of you. Pag-uulit ni Vince na naging dahilan para lalong kiligin si Faye. Enebe, kinikilig ka. Pabebing wika ni Faye at animoy kinikilite. Tsh! Tanging sagot ni Vince sa kanya. Halos gabi-gabi ganun ang naging routine nila. At naging flirty ang pag-uusap nila. I can't sleep because you're still playing at my mind. Wika ni Vince kay Faye mula sa telepono at hindi din maiwasang mapangiti sa kanyang mga sinasabi. Samantalang si Faye naman ay hindi mapakali sa kama at akala mo'y may uod sa tiyan kung kiligin. Same here. Hindi ka na maalis sa puso ko. Pwede bang ibahay mo ng puso ko? Linya ni Faye at tumawa pa pagkatapos sabihin yun. Pwede naman. Natatawang sagot sa kanya ni Vince. Ganun ang lagi nilang gawain hanggang sa dumating ang araw na yon. Hoy Sophia, sino yung babae sa office ni Sir? Usisa ni Faye at palihim na nakinig sa usapan ng dalawa. Ex ata ni Sir. Narinig ko na magkakabalikan na sila. Nag-kiss pa nga eh. Pagkukwento ni Sophia at pinamukha pa iyon kay Faye. Uy, dahan-dahan sa word. Baka ma-hurt yung hopia queen ng management na to. Panunudyo ni Dean kay Faye at diniinan pa ang salitang hurt. Dahil sa pangyayaring iyon, ay feeling broken si Faye at naglasing buong magdamag. Pumasok siya na walang gana at lahat ng tao sa company ay nahalata iyon. Maging si Vince ay nagtaka sa mga ikinikilos ni Faye. At tila namimiss niya itong kausap kaya makalipas ang tatlong araw ay kinausap niya si Faye na minsang pumunta si Faye sa kanyang office. Busy ka na ata masyado. Wika ni Vince kay Faye at nagulat naman si Faye sa sinabing iyon ng amo. Bakit sir? Namimiss mo na yung text messages ko sa'yo? Seryosong tanong ni Faye kay Vince. Gumiti lamang si Vince at tumango. Sophia submitted a resignation letter. Do you want to be my secretary? Pag-iiba ni Vince sa usapan. Matamis na gumiti si Faye at tumango sa tanong ni Vince. Then let me think. Wika ni Vince at gumiti kay Faye. Nakangiting lumabas ng office si Faye at napansin niyo ni Vivian. Happy ka na ata. Panunudyo sa kanya ni Vivian. Wala lang. Natatawang wika ni Faye at maagang nagpaalam sa mga katrabaho. Kinabukasan ay maagang pumasok si Faye at laking gulat niya na ibalita sa kanya ni Dean na siya na ang papalit kay Sophia bilang secretary ni Vince. Agad siyang pumunta sa office ni Vince at masigasig na bumati dito. Good morning sir! I am Faye, your new secretary. In one call, I will give you a service. Nakangiting wika ni Faye na siyang ikinatawa ni Vince. You look so pretty in that red dress. Compliment sa kanya ni Vince na ikinakilig naman ni Faye. Nagtungo na si Faye sa kanyang table at minuminuto niyang tinitignan si Vince. Araw-araw ay pumapasok si Faye sa office at sa gabi naman ay magkausap sila ni Vince sa telepono. Mas lalong naging magkalapit sila sa isa't isa at lalong nahuhulog si Faye kay Vince. Secretary Faye, we have an overtime for preparation at incoming meeting. Wika ni Vince kay Faye. Sir, do you want coffee? Pangpatanggal po ng antok. Offer ni Faye kay Vince at gumiti lamang sa kanya si Vince.
Tumayo ito at kinuha kay Faye ang kape at ininom iyon. Sir, anong gagawin ko dito? Tanong ni Faye kay Vince. Agad naman nagtungo si Vince sa kinaroroonan ni Faye at tiningnan ang concern ni Faye. Nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi si Faye nang maramdaman niya ang pagkalalaki ni Vince na parabang inaakit siya. Sa di inaasahang pangyayari ay pagtingin ni Faye kay Vince ay saktong pagyuko nito kaya naglapat ang kanilang mga labi. Nadama nila pareho ang init ng katawan at tila uhaw na uhaw sa bawat halik na kanilang pinagsasaluhan. Naramdaman ni Faye ang paghalik ni Vince pa ibaba sa kanyang maselang parte kaya't itinulak niya ito. Why? Gulat na tanong ni Vince kay Faye. Ayoko. Tura ni Faye na ikinagulo ng isip ni Vince. Why? Is there any problem? Nagugulahang tanong ni Vince kay Faye. Nagtataka siya sa ikinilis ni Faye dahil sa pag-uusap nila sa cellphone. Virgin pa po ako. Nauutal na pag-amin ni Faye kay Vince. What? Is it real? Gulat na tanong ni Vince at napahilamos pa sa kanyang mukha. Nahihiyang yumuko si Faye at patakbong lumabas ng office ni Vince. Simula ng araw na yon, ay iniwasan na ni Vince si Faye dahil iniisip nito na pinaglaruan lamang siya nito at maaaring hindi seryoso sa pinag-usapan nila. Samantalang si Faye naman ay umiiwas na din kay Vince sa pag-aakalang niloko lamang siya nito. Dahil labis na nasaktan si Faye sa kinahinatnan ng relasyon nila ni Vince, ay nag-resign siya doon. 7 taon ang lumipas at wala nang naging balita pa si Vince at Faye sa isa't isa. Dok, may way ba para mabuntis ako maliban sa pakikipagsiping? Seryosong tanong ni Faye sa kanyang OB. Simula kasi nung araw na masaktan siya dahil sa naging ending ng love story nila ni Vince, walang explanation. Basta na lang hindi na siya kinausap at hindi na pinansin ni Vince. Hindi niya maisip kung ano bang mali sa kanyang nagawa. Pero simula ng araw na yon, galit na siya sa mga lalaki. Pero gusto niyang magkaroon ng anak. Pero hindi naman niya kaya ng IVF. At hindi rin naman siya mayaman. Ayaw niya kasing maging matandang dalaga. Oh, turkey baster ang tawag, parang home insemination. Sagot ng doktor sa kanyang tanong. Paano po yun? Takang tanong niya dahil ngayon lamang niya iyon narinig. Sa procedure na yon, actually walang gastos. Pero need lang ng guy donor for sperm. After ejaculation, ilalagay lang ng guy yung sperm fluid sa cup, then ibibigay sa'yo. Ihigupin ang syringe yun, then ipapasok at ituturok yun sa'yo. Pero walang needle. Kaso, need mo ng doktor. Paliwanag sa kanya ng doktor. Tumango lamang si Faye at tulalang lumabas mula sa OB. Pagka-uwi ay nag-isip siya. Ayaw naman ni Faye na kakilala niya. Kaya napag-isipan niya na mag-research. At bigla niyang naalala ang sabi ng doktor sa kanya. Dapat sa ganong procedure, sure na walang STD ang lalaking donor. Nanakit ang isip ni Faye dahil sa problemang iyon. At nag-isip buong magdamag. Sa kabilang banda naman ay nagkaroon ng reunion si Vince at ang kanyang mga dating classmates. Hey Vince, it's been a long time. Kamusta ka na? Bati sa kanya ni Blythe, dating classmate ni Vince from high school na ngayon ay OB doctor na. Yeah, it's been long years. I'm good and fine. How about you? Sagot ni Vince at kinamusta din si Blythe. Too pretty and busy. Nakangiting wika nito na ikinatawa ng iba. Nag-usap sila tungkol sa personal na buhay at napansin nila na walang nakukwento si Vince about sa love life nito. Hey, are you still single? Wala ka pa rin anak at asawa? Baling sa kanya ni Diana, isang businesswoman. Yeah, you know it's hard for me to have a real love life since all girls around me knows that I'm a CEO. Some girls approach me pero I don't know if they really love me for money. And I feel that it's getting late na for me lalo na't hindi naman ako pabata and for real. I want to have a child but I don't know if maghahanap ba ako ng surrogate mother or mag-aampo na lang. Mahabang litanya ni Vince at bigla namang sumingit si Blythe.
You know, I have a patient na same problem to you. Gusto niya magkaanak pero wala siyang boyfriend. And I offered her a turkey baster. All she needs is a guy na magbibigay sa kanya ng sperm. Baka gusto mo ikaw na lang. Pagkukwento ni Blythe kay Vince at napaisip naman ito sa sinabi ng dating kaklase. I'll think about it. Just for now, let's enjoy the night. Wika ni Vince at itinaas ang glass of wine. Cheers! Sigaw ni Victor, one of their classmates. Buong reunion, iniisip ni Vince ang offer na yon at kinuha niya ang number ni Blythe to have a contact to her kung sakaling makapag-desisyon na siya. Buong gabi siyang nag-isip at pagka-uwi ng bahay ay nakita niya yung old family picture nila at doon niya naisip kung gaano kasayang magkaroon ng pamilya. Inaalala niya kung gaano sila kasaya noon at napagtanto niya sa kanyang sarili na napaglipasan na rin siya ng panahon. Kinuha niya ang old family picture at nagsalita. I'm sorry, Mom, if hindi ko naibigay ang apong hinihiling mo. Wika niya sa photo na yon at bigla na lamang pumatak ang mga luha niya. Natigil ang pag-iyak niya ngayon at tumawag sa kanya si Blight. Yes? Tanong ni Vince at pilit gawing normal ang boses. I just want to know if you're already decided? Tanong ni Blythe mula sa kabilang linya. Not yet. I will call you tomorrow kapag nakapag-desisyon na ako. Sagot ni Vince at naputol na ang tawag. At dito nagtatapos ang unang kabanata. Pumayag kaya si Vince? Si Faye na nga ba ang tinutukoy na pasyente ni Blythe? Muli na kayang magtagpo ang mundo ni Vince at ni Faye? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!